Naimbag nga daw kada tayo amin, Apo. Magandang araw po sa ating lahat. Good morning! Kamusta ho kayo? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at naway nangingiti kayo sapagkat narito na po ang inyong programang pinaka-aabangan niyo po tuwing Wednesday. Ang ating pag-usapan natin yan dito po sa kagawaran ng ating pamahalaan sa Balitang Northern Luzon. Ako po ang inyong lingkod, nag-iisa walang iba, Tita Ara Cutter, the one and only Ikit ng Bayan. At makakasama po natin ang isa po sa DE ng DPWH dito po sa Alaminos, Pangasinan. Walang iba kundi po si Marietta Mendoza. Magandang araw po sa inyo, ma'am. Magandang araw. Magandang araw, Ara, at sa lahat ng iyong mga taga-subaybay. At siguro, eto na, simulan na ho natin ang ating talakayan. Kamustahan lamang po, ano, ng inyong mga PPP. Ito pong ating tinatawag na plano, proyekto at programa sa inyo pong opisina. Kamusta po? Okay naman kami, Ara. As of now, our budget for 2024 amounts to about 4 billion pesos. Mm-hmm. And for our implementation, we are more than 82% now as of September pa lang. Mm-hmm. So, kasi pinaspasan din namin ang aming implementation dahil maganda pa ang panahon noon. Ah, okay. So ngayon na alam mo na, panahon na ng bagyo, panahon na ng tag-ulan, medyo madami na sa mga projects namin ang humihingi ng suspension order dahil hindi sila makagalaw. Okay. Speaking of that suspension order, ano, kasi madalas naman talaga mangyari yan. Yes, ano? Hindi natin mapigilan na talaga pong merong mga ganyan na kung kailan patapos na, bumabagyo naman. Kaya naman hindi maiwasan, ano, na humingi po ang ating mga contractors ng suspension. Ito pong binibigay po natin ay madalas po ba 2 weeks, 3 months o depende po? Depende sa sitwasyon, Ara. Like sa flood control projects natin, alam natin na ito ay kailangang dumaan sa hindi naman road. Dadaan sila sa mga palayan. So, pag ganitong tag-ulan at saka masyado ang bagyo natin, kung dumarating ay 7 days, kung nagtatagal talaga at saka malakas talaga ang ulan ngayon. So, medyo matagal yung mga yung ganun. Actually, ang district engineer ay authorized to give at least 60 calendar days. So, pagka lumampas ka ng 60, ang mag-a-approve na ay ang regional director. So, pag hindi pa rin siya workable within 2 months, so that's the time na hihingi ulit tayo ng extension natin sa ating regional director. Oo. Yes, ma'am. Nasabi niyo po kanina, no, na 82%. Wow, yes. Congratulations. Oo. At pero, yun nga lang, meron na lamang po tayong natitirang mga, sabihin mo na, October, November, December, 3 months and 2 weeks, sabihin mo na gano'n, ano? Yes, yes. Kakayanin po ba natin yung natitirang 18%? Yeah, ang target kasi ng department is 70 to 80. So, lumampas na ako doon, Ara, no? And then, ang nararating ko talaga ng mga December natin ay more than 90%. So, we are almost completed. May mga natitira lang na mga projects ako na mga 3 o 2, like yung paggawa ng tulay. Alam mo na ang paggawa ng tulay na masyadong mabusisi, madami talagang kailangan dahil unsupported length ito, di ba? So, okay lang yung dito from dito sa dulo hanggang sa dulo niya, pero pagkagagawin na yung sa unsupported length natin, medyo mabusisi. So, doon nagtatagal, and pag dumating pa ang mga bagyo, minsan yung isang tulay ko doon, naka-ready na sila na magbuhos. Dumating ngayon ang bagyo. Sinagasa yung lahat ng false works natin, mga braces natin. So, wala. Inulit lahat yun ngayon. Katapos na rin kami. So, by itong 2023 namin, dahil isa lang yung naiwan na, yung tulay na yun, magtatapos itong month na to. So, halos linggo-linggo ko nang binibisita pagka nagpo-problema ako ng isa eh. So, ako na mismo ang pupunta. Kasi sasabihin ng mga tao ko, ma'am, okay na, nakabuhos na tayo ng lahat ng islam natin. Eh talaga, sabi ko, opo, nasa ano na po tayo ngayon. Ah, yung mga approaches natin, ginagawa na rin. Ay, salamat sa Diyos. Alam mo, pinuntahan ko, tapos nung pagkalayo-layo, dahil ano yun, outskirts yun. In fact, boundary namin sa Quezon, Infanta. So,
nung ano, pumunta kami ng project engineer ko at saka yung ating happy ng implementation, okay naman. Sabi ko, ay, matatapos talaga. So, sabi ko doon sa monitoring engineer ko, nabuo 100% tayo ha, this September. Apa? Yes, ma'am, sabi naman. So, natutuwa ako. Ito namang mga projects natin ngayong 2024 ay mabilis naman sila. So, hindi naman kami nagkakaproblema. Minsan, meron lang kaming problema sa isang school na ang pangalan niya ay pangalan ng high school. Okay. Pero ang inilagay ay elementary school. So, ano? Dapat kailangan high school ang nalagay, community high school. So, pumunta ako sa isang undersecretary natin. Tapos diniscuss ko. Sabi niya, you can go on. Actually, tayong dalawa lang ito because madali lang itong mapaprove. Pero sabi ko, sir, paano pagtapos na yung project, hindi mo patapos yung aking papeles? Kasi kailangan ma-approvean niya ng DepEd. Sabi nila, hindi, madali lang ito, DE. Gawin niyo lang. So, hanggang ngayon, actually, hindi ko pa rin natatanggap yung approval ng problema namin yun dahil nga nagpalit ng secretary sa DepEd, di ba? Yes, so, napalitan si BP Sara. So, napaka-importante rin ko pala talaga ng title ng project. Yes, ano? Nakaka-apekto ko talaga yon doon po sa project na ginagawa natin. Kaya, nakaka-delay sa implementation ito. So, talagang pinagpilitan namin. At actually, modification lang yun. So, madali, sabi ni Undersecretary Ayapana. Pero nung pumunta nga ako, binigyan niya ako ng go signal, go on. Tapos, nasa opisina na actually ni Secretary. So, Secretary, sino na ngayon? Ang sa DepEd. Si Angara. Secretary Angara. Yes. So, naghintay kami kasi busy naman sila ngayon sa budget hearing. Kagaya namin, busy din sa ang DP sa budget hearing. So, naghihintay kami, but I have given na ng go signal sa ating contractor to do it na. Then, ayusin na namin yung mga dates pag dumating para hindi naman nadidelay yung project natin. Pag mga ganong instances po, ano, napaka-importante rin po pala talaga nung spelling. Hindi lang yung title, kundi yung spelling mismo. Dahil isang pagkakamali lang, nakaka-apekto talaga dun sa implementation ng project. And aside from that, modification ng title, pwede nyo pa rin ituloy. Kailangan ba natin ng documents for that? Na may go signal para lang hindi tayo masilipan. Undocumented yung mga ganun. Pag nag-go ka, it is your risk. And I take the risk all the time. Wow! Pero, alam mo, Ara, ako naman kasi, kung alam kong hindi pwede, hindi ako mag-take ng risk. Pero pag sinabihan na ako ng undersecretary namin, alam nila kung ano yung doable and non-doable. So, pag sinabi nilang ano lang yan, madali lang yung case mo. So, go on. So, ibig bang sabihin yan, ma'am, it's that the reason why, ha? You are one of the awardee ng best outstanding regional or municipal. Actually, nationwide ito ng buong DPWH. Ano? Yes. So, pagka napakadaming criteria nito, pagka nakuha mo ang award. All criteria. It begins with planning and design. Yes. To procurement. And then, implementation sa construction na yun. And then, syempre, kasama ang quality assurance on how you maintain, also maintenance, yung how you maintain your national roads and bridges. Tapos, kasama dito, of course, yung sa, ano mo, yung absorptive capacity, disbursement rate, yung sa finance ko yun. Tapos, kami ba ay palaging on top of all the department's policy. So, lahat yun, lahat talaga kasama, pati mga feedbacks ng mga tao na nakukuha namin, na mga pumupunta dito sa opisina namin. Are we 100% for that? So, ito yung mga criteria na tinitignan ng mga, may committee kami, the selection committee. So, yung mga yun ay mga undersecretary. So, lahat nun, ang base nila ay sa papel na nanggagaling sa amin at sa mga audits na pumupunta sa opisina namin. So, overall, yung criteria po na yun, nakamit ninyo? Are you compliant for all of this? So, yun. Pag nakamit mo yun,
Actually, yung sa region, nakikita mo na yon kasi pinipresent ng mga division chief doon kung ano yung accomplishment ng bawat district. So, yes, sampo kami sa region 1. Mm-hmm. And then, after their reporting, meron silang nilalagay na na rankings. Mm-hmm. Sinong nagrarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So, palagi mo ko nang nanonotice na palaging nasa top 1 kami, if not top 1, top 2, ganun. Tapos sasabihin namin, nahirap na sa top 1, no? Kasi mga DE kami lahat. Kasi kailangan mo i-maintain eh. Pero, exactly. Pero ikaw, bakit palagi ka na lang nasa top 1? Naglulukuhan kami eh. Ay, bakit nga ba kayo lagi nasa top 1? Sabi ko, wala namang effort. Mm-hmm. Wala, no extra effort. Ginagawa ko lang kung ano yung nararapat. Like, siyempre, nag-follow up ako sa mga tao. Mm-hmm. Every Monday morning, kasama ko ang mga engineers ko dyan. Nag-meeting up talaga ng mga project engineers natin. So, kung may problema, especially in the field, dahil hindi lahat ay matindihan mo naman as TE, diba? Dahil napakadami. Like, for now, we have 241 projects for now. So, yung mga malalaki talaga, minomonitor ko yan dahil siyempre, pag nagka-aberya yung ara, ay Diyos ko, di ba? Baka hindi ko mabayaran pa may problema. O, di ba? At saka baka hindi nakitapuan. O, hindi na ako magtatapuan kung may problema. Kaya sabi ko, kailangan pantayan ko itong mga ito. Yung mga critical na projects natin, kailangan nandoon yung attention mo. Pero yung mga maliliit, like, pupunta ka pa sa bayo, mga 5 million lang, hindi ko na masyadong tinitignan because I have my district inspectorate team to cater for that. At saka meron tayong mga project engineers, project inspectors, at saka materials engineers. So, napaka-importante po talaga ng communication. Yeah. At saka every Monday morning talaga, yung updating nila importante. Para alam mo kung ano ang nangyayari sa field. Kahit na maliit na problema, kailangan may solusyon. Yes. Actually, alam nila. Mm-mm. Kasi siyempre, pag sinabi mo, ganito ang nangyayari doon, ma'am, ganito. Ano nang ginawa nyo? Ano nang action nyo? Kasi you are in the field. So, dapat alam nyo, binibigyan ko sila talaga ng authority. Pagka nasa field kayo, you act like a district engineer. Kasi ikayo ang representative ko doon sa project. Tama. Ngayon, kung hindi nyo masolusyonan pa rin, bring it to me. Yun. So, ano lang yan eh, napakasimple lang po, ano, bawat problema, may solusyon. Tama. At napakaganda po ng sinabi ninyo na, act like a district engineer. Kasi hindi naman natin talaga alam ang ikot ng mundo. Maaaring yung palang kinakausap mo ng ganun, siya pala ang susunod. Hindi natin alam. So, ngayon ma'am, nabanggit mo kanina yung critical projects. Ano-ano po yung mga yun? Madami akong tigo 100 million na projects. These are flood control projects. Yun ang nagpalaki ng aming, alam mo naman ang nature ng area namin. We are, our perimeter is the West Philippine Sea. Maraming pangangailangan dito sa amin. Dahil nung dumating ako dito, maybe 2017, nung dumating ako sa Alaminos, dito sa district namin, tinanong ko ang mga engineers natin, ano bang problema sa national roads natin? Mm-hmm. Then, they said, ma'am, pagkakunting ulan, ang Pangasinan-Sambales, Mabini section, dito papunta doon, underwater ng mahigit pa ang height sa isang bahay. Including, sabi sa akin, from Banito, Agno. Tapos, kasi ito ay napapalibutan ng mountain. So, para siyang plateau, saan pupunta yung tubig pagkatag-ulan at bagyo? Doon talaga, bagsak niya sa plateau and then aagos sa mga ilog, di ba? Pero so, napansin ko po eh, ito, katatapos lang na itong monsoon rain na nangyari at bagyo. Hindi, wala namang kumbaha dito po sa Alaminos. Ano pong ginawa ninyo? Naaayos natin. Medyo naayos natin. Ang ginawa ko actually sa dalawang section na yun na unpassable, minsan pa nga matutulog ka ng gabi, tawag ng tawag ang regional office, DE, may nagsara na national road mo. Ha? Bakit nagsara? Flash flood daw. O di, gigising ako ng umaga. Sabi ko doon sa maintenance engineer ko na naka-monitor sa lahat ng national roads. What happened? Bakit nagsara daw ang ganito? Ma'am, flash flood, ngayong umaga, passable na po tayo. At anong ba yun? Eh, paano pag gabi nandun ka? Opo. Diba? So, talagang tiniis namin, tinaas namin ito ng isang bahay ang height. So, yung iba na
mga kwan natin, may building pa nga ng multipurpose. Alam mo naman ang multipurpose, di ba, mataas. Yes po. Alam mo, ka-level na ng national road natin yun. So, hindi lang national roads ang tinaas natin, pati mga bridges, dahil may mga bridges na kasama doon. So, yung dalawang section na yun, mataas na siya ngayon. So, passable na lahat. Naayos natin. And then, unti-unti, siyempre, kasi actually, araw na dumating ako dito. Yung Pangasinan, palaging nasa top kami ng maintenance of national roads, yung Pangasinan. Pero itong distrito namin, nasa bottom, bottomest, yung pinakamababa. So, ang instruction sa akin ni Director Tan noon, you solve the problem in maintenance. Okay. So, pagdating ko dito, Diyos ko naman, rating na naman namin. Kasi ang rating magagaling sa central office. Rating na naman. Tapos, inikutan ko ang national rules namin. Sabi ko, mission impossible, sir. Ah, walang mission impossible sa'yo. Assistant. Ma'am, if you don't mind, saan kayo galing? Na distrito? Santa Barbara. Oh, I see. I worked there as DE for 10 years. Wow. Oh, yeah. So you have solved also some problems. Yeah, in Santa Barbara, nawala yung baha. Mm-hmm. Palaging baha doon, underwater ang maraming barangays. Mm-hmm. At saka maraming communities ang underwater. And congratulations also dito sa Alaminos. Kasi as I said kanina, ma'am, habang kami po'y papunta dito, katatapos lang ang bagyo. Oo. Katatapos lang din ang monsoon. wala pong baha. Yeah, wala. Oo. Okay naman. May mga potholes pa rin kami isa-isa. So, ngayon, pag gumanda-gandang araw, sabi ng maintenance ko, may materialis kami. We can do it anytime. Napabalita po, mula po sa Pag-asa, meron po tayong dalawang binabantayan sa labas at loob ng Philippine Area of Responsibility, tinatawag na Twin Typhoon. Wow. So, ano po yung paghahanda na ginagawa po natin ngayon? Nakaready kami. Dati, before nung itong tag-ulan natin, dapat nakaready ang mga drainage natin. So, pinapalinis natin ang mga drainage para maganda ang daluyan ng tubig natin. Yun. So, pagka maraming tubig, alam mo na yan, dapat may pupuntahan. Tama. Pag puno ang iyong drainage, saan pupunta ang tubig? Mm-hmm. Diba? So, kung saan-saan na lang siya pumupunta. Kilala noon ang Alaminos sa isa sa nababaha sa Pangasinan. At nakakatuwa pong malaman na sa inyo pong pamumuno bilang DE ng Alaminos City. Congratulations once again, ma'am. Hindi na po kayo nababaha. Pakunti-kunti nating inayos. Mm-hmm. Like now, nag-introduce ako ng new design for our drainage. Mm-hmm. So, nilakihan ko na yung drainage system namin dito. Mm-hmm. In fact, ito yung design na binigay ko din sa local government natin ng Alaminos dahil kailangan talaga na lumaki dahil iba na ang panahon ngayon, madami kong umulan. So, ang drainage system na pinapa-implement ko ngayon, meron kami ongoing, going to Ducap, mga 2 meters ang width niya. Wow. Tapos ito mataas para talagang yung tubig ay may pupuntahan. Itong drainage po na bagong design na gawa po ninyo, na inyo po nga pong ipinaalam sa lokal na gobyerno ng Alaminos, maganda rin yung siguro na dapat sana i-apply din ito sa ibang munisipyo na inyong kalapit. Para nang sa gayon, magkakatulad po kayo, hindi rin po sila mabahana katulad po ng ibang Yan ang gagawin namin sa mga next projects namin, basta merong drainage system. So, yun ang plano namin. Although, costly ito, pero pang matagalan. Saka nalaman naman po talaga natin, na very effective naman po talaga yung inyong nagawang drainage na bagong design. Yeah. Kasi kung papansinin mo, hindi na nga po nababaha ang Pangasinan. Tama po ba? Oo. So, ma'am, dun po sa 82% na inyo pong mga natapos na proyekto, isa na po dito, yung critical projects na tinatawag nga po ninyong flood control. Maliban po doon, ano pa po? May mga projects pa rin kami, madami. Sa roads, halos patapos na kami. Tapos, meron din kami sa mga multipurpose buildings. Meron din kami sa mga widening ng national roads natin, halos patapos na rin. Tapos, meron din kami sa yung mga maintenance of our national roads. Ayun ay 100% na kasi pag maintenance asset preservation ito, madaling gawin.
dahil tapos na, like asphalt overlay, madaling gawin yun. Opo. And then, meron, madami kaming mga barangay roads. Maraming, ang tawag namin dito ay VIP. Ah, okay. VIP, so, basic infra program. And then, madami din kaming mga, ang pinakamadami, nakakakuha din kami doon sa solar water system. Ayun, maganda yun ngayon. Opo. Yun ang napakaganda na bagong projects natin, yung solar water system. Imagine mo, yung mga isla dito, may mga isla kaming nabibigyan ng ganun. Yung seawater, desalinated ito, and then magiging potable water for the community. Oh, okay. So, dati, bumibili sila ng tubig sa bayan. Imagine mo, mag-motorboat sila, kukuha ng iinumin. Ngayon, nandun na available na sa community. At nasimulan na rin po yan ng Bantay Ilocosur. Wow. Yes po. Kasi bago nang ito talaga ara eh. So, nagawa na namin. I think nakapag-turnover na kami ng dalawa. Okay. Sa isang isla sa Kabalitian Sual at saka sa isang housing sa Kawayan Sual din. So, dalawa na yun. Meron pa kaming mga projects na tapos na dito sa may 100 islands. So, mga isla talaga ang pinitira ni Kong na pagbigyan dahil mahirap ang tubig talaga sa isla. Siyempre, pag mag-ano ka ng kahit shallow water lang, di ba? Maalat pa rin. Opo, tama. Dahil malalim doon. So, sabi ko, ang ganda-ganda ng project na to. At a cost of 10 million per project. Ay, oh. 10 million lang yun. Solar na. Oh, wala ka ng kuryente na gagamitin, di ba? Tama. Oh, so, i-desalinate na lang yung tubig. Magiging potable na. Wow. Ang gandang proyekto. Sana magtuloy-tuloy. At sana mas dumami pa. Mas dumami pa. Parang... Kasi parang ano lang, sampo ang nakuha ni Kong. So, sampung project. Ang nabigyan niya ngayon ay mga tigda dalawa per town. So, lima lang. Eh, we have 10 towns here. So, 10 towns. Siguro susunod niyang bigyan yung lima ulit. Ganun siya eh. Equally distributed ang projects niya. Kasi meron siyang matrix of all the requests. Doon siya nagbabase kung sino ang bibigyan niya. Basta may request. So, nakikita ko yun kung paano siya kay effective maging leader. Opo. Congressman Art Celeste. Ayan. At napaka saya po naming malaman po na itong mga project po na nabanggit ninyo ay tuloy-tuloy at mas marami pa po tayong pakaaabangan. Yes. Pero tanong ko lang din po, Mama, no? Napag-usapan na lang din naman natin yung solar water system na ginagawa naman po sa buong bansa. Ano yes, ngayon? Yes. Eh, kamusta naman po yung ating solar lights? Kasi kung hindi ako nagkakamali, isa rin po ito sa proyekto sa highways ngayon. Yeah. In fact, merong kaming department order na dapat ay uniform ang solar lights na buong Pilipinas. Maganda yun. So, kaya lang, dapat incorporated sa projects. Dahil hindi naman maganda na nakailaw ka, ang ganda-ganda ng gabi, pero yung pavement mo ay hindi maganda. So, it has to come with the project. Like, kung nag-release sila ng widening mo, dapat a certain portion, dapat meron kang solar lights. Maganda nga mga solar lights natin, solar studs, kasi pag gabi nga, ang dilim-dilim. Alam mo yung solar studs, parang may ilaw ka na eh. Opo, tama. Minsan pag nag-drive ako ng gabi, nakakalimutan kung nag-iilaw, eh, meron pala, kasi may solar lights. Sabi ko, paglilikon na ako, bakit? Wala pala akong ilaw. At dyan ako bilib na bilib dito sa Tabuk City, Kalinga. Talaga. Kung nakita nyo po yung kanilang solar lights doon po sa pavement nila, napakaganda po. Dire-diretso hanggang doon sa pinakadulo. Papunta minimal na po. Minimal lang kami kasi incorporated sa project. So, ang nilalagyan namin dito yung sa gitna. Sa gitna, especially sa mga zigzags. Opo, yes, exactly, yes. Opo. Ma'am, nabanggit naman na ho natin ito, ano, yung pavements. Kamusta naman pa yung mga signages natin? Okay naman kami. May mga luma pa rin kaming mga signages, pero rinoprogram na ngayon dahil pinaglalaban ng secretary natin ang funding ng maintenance. So, ngayon, na pupuntahan namin yung mga pangangailangan ng national roads natin, especially on signages. So, updated ang signages natin. Yes po. Ma'am, ngayon, tanong ko na lamang po, yung challenges na kinakaharap ng inyo pong opisina sa kasalukuyan. Madami meron pa ba?
Marami pa rin. But it's nice. Marami pa rin kahit na top 1 ka. Yeah, but it's nice working when the third party is also protecting and supporting you. Ayun. So, importante yun. Mabait yung aming congressman. Naiintindihan niya ang trabaho namin. So, nagagawa mo yung gusto mo. Like, kung sa implementation, hindi siya nakikialam. But during the programming of projects, doon siya talagang hands-on na dapat ito ang malagyan natin, ito ang programang gagawin natin, kaya dapat dito ang i-improve natin. So, maganda siyang magplano. So, napaka-importante ho talaga pala ng feasibility study, ano? Yeah. Oo, at yung alam mo kung ano yung pangangailangan ng inyong kapwa-tao. Yes. Para alam mo kung anong proyekto ang dapat na para sa kanila. Yes. Oh, importante yun. Opo. Hindi lang yung maninilbihan ka para sa tao. Maninilbihan ka para sa kapakanan ng bawat tao. Ayun. At sa kapakanan ng ating magandang Pilipinas. Diba? Oo, syempre naman. At syempre, para po sa mga susunod na henerasyon ng bagong Pilipinas. Oo. Yes po, ma'am. Meron po ba kayong mensahe po sa ating mga constituents of Alaminos City? Yeah, po, sa lahat po ng ating mga kababayan dito sa Alaminos City, kami po sa Department of Public Works and Highways ay palaging nakikiusap, nagsusorry, kasi po, kung may ginagawa kaming improvement, lalong-lalo na sa ating mga kalsadahan, lalo na sa ating mga bridges, alam namin na naiistorbo din kayo. Pero pagka natapos po natin ang lahat ng ito, alam namin na kayo din ang makikinabang. So, kunting sakripisyo at sa kunting pagmamalasakit natin sa ating bayan, pag natapos naman po ay masaya po tayong lahat. So, maraming salamat sa inyong lahat. Ayan po, isa na naman pong mangkabuluhan na edisyon ng inyong pong programang Pag-usapan Natin Yan sa kagawaran ng ating pamahalaan. At hari naway meron po kayong natutunan na maaari niyo pong ibahagi sa inyong kapwa o i-apply sa inyong sarili. Ako po ang inyong lingkod, nag-iisa, walang iba, Tita Ara Cutter, the one and only ikit ng bayan. At lagi niyo po sanang tatandaan, di panagkaykay sa mangiwanwan, itinaranyag nga pagsayaatan. Ito po ang Balitang Northern Luzon.